says that a tree is best measured when it's down. A tree is best measured when it's down. Tapos daw takso ng kahoy kung tumba na. O din man kaya kahoy na hindi pa takso mo tayo sa kahoy ng pala. Kung baon man ang kahoy, kung takso. Pero the meaning of that saying is that sometimes you realize the impact of one's life after that person is gone. Kung patay lang isang tao, dito natin na-realize how important ay yan ang life, o ano ang impact niya sa atin, how valuable ang life ng isang tao na natin. Ang manag-isa kung lubuhin pa, o wala na sa atin, kung ipatay na dito, gusto na mag-wish na natin. No? So, mamuna ang meaning sa sinang na patay. But, every time na may aras sa kamatayan, one of the many questions na tao is, what happened to the person after he dies? Ano matabo sa isa katao? Ano ang ginampas ng Biblia kapag itatawa natin death? Sa kamatayon, I want to ask you to refer to one passage only in Hebrews chapter 9:27. Hebrews chapter 9:27, sa moment perhaps of this verse, it is appointed unto man wants to die, and after that, judgment. It is appointed unto man wants to die, after that, judgment. There are many verses that talks about death and about lives Bible. But this is one of the verses that I think very important for us to listen, to know, to understand. Ano po siya no? Sining a verse. So, very evident din ang ginampal na may aras ang appointment. Sila yung isang writer sa Hebrews, it is appointed as the man wants to die. So, sila yung rin, ang kada isa sa aton, may aras na sa appointment. And we may ask, who appoints the death of every person? Sino ka naka-appoint? Of course, it is God. Ang ginawa ang naka-appoint. Siling ni Solomon sa Book of Ecclesiastes, there's a time to be born and a time to die. And it's not the person o ang tao ang nag-decide saan siya tao, saan siya mapatay. But it is the Lord. It's all I pray for. Tatang nagapating na ating kinabuhay ko. Ginulang na natin sa Ginoo. Dali nga, masinig kita nga, gulang na ako kinaboy, tayo nga mabuyon sa Ginoo. It's okay. It's the Lord's will. It's the Lord's will. Maray sa kagarto ka, nakita niya na ang gulang na, ang isa ka gulang na namuksi. And so he asked, who plucked that flower? Sa batang isa niya paupo, sige niya, he is the king. Who plucked the flower? Dito, and the gardener going naman sabi nga tingin mo nga who plucked the life of this wonderful woman? Sino ang nagkuha sa kinabuhay si me? Ang sabat, he is the king who plucked this life, ang nagkuha sa sabi, and all of us can go kita na it is the Lord of life and death, the one who takes life. So ang appointment niya, hindi kita, ang appointing, ang nag-appoint niya, ang Ginoo, it is the Lord, it is His sovereign will.